kamu nama Maya. Good morning guys, welcome back. So may gagawin tayo ngayon, isang Panasonic na Sofia Evolution. Standby lang daw ang kanyang sira, so testing muna natin, no? Saksak ko muna para makita yung standby. So yun, no, nakikita nyo kulay red, oh. Wait, tutok natin ng konti, mahilo muna kayo. Yan, gagamitan natin ng remote. Wala, hindi pa rin gumagana. Yan. Then, kwento ko muna yung TV na to ay galing to kanina dun sa nakita nyo sa unang video sa kapwa natin technician. Kaya, respeto tayo dito sa TV na to na mahirap to. Kaya, hindi tayo magpapakakampante dyan sa TV na yan. Bago ko tuluyang buksan yan guys, batiin ko muna yung mga matatagal nang nagpapabati. Umpisahan ko muna kay ano, kay Sir Angelito Belena from Quezon, Lucena. Maraming salamat, Sir. Kay Eugene Bituin, kay Jomar Pacaldo, Alvin Technology, Kenneth Secretaria, Lina Pasqua, Germal Jamera, Raptech. Yan guys, may mga vlogger diyan, kung makita niyo yung logo niya, puntahan niyo guys. So, makikita nyo rin siya mamaya dyan sa comment section. Lagi itong nakasubaybay sa ating channel, no? Maraming salamat sa inyo, guys. Then, pahabol ko pala, guys, si Roderick Sator at si Jodimor Fiala from Davao Occidental. Meron pa pala sa likod. Si Samuel Benaventura, Alvin Rabino TV, kay Morpe Sumar, kay iPix Electronics Vlog. Guys, si iPix guys, nagsisimula pang vlogger yan. Pakisuportahan natin guys. So, bubuksan ko na to guys. So guys, ito na. Tinaob na natin para makapagkwentuhan tayo dito sa my board. So, maliwanag talaga masyado kaya... hindi maganda yung pagka-video natin eh. Hindi kaya ng cellphone. Tawarin nyo na guys. So naglagay na lang tayo dyan ng harang para hindi masyadong maliwanag. Maliwanag pa rin. Tuloy na tayo, bayanan natin yung liwanag. So tingnan natin yung diskarte ng ano, mga master nating ano, veterano. Kung paano sila gumalaw sa sakit na standby. So, obserba natin yung mga galaw nila para may matutunan tayo. Kasi veterano yung nagdala nito guys. So, standby siya kanina. Hindi ko matanggal yung cellphone natin. Subukan ko tanggalin na lang yung cellphone natin. Saksak ko muna guys ha. Saksak muna natin para makita nyo yung standby. So, pag-aaralan natin yung galaw niya. Para matuto tayo sa mga technique. So naka-standby yan. Yun yung red weight. Tanggalin ko na lang kayong cellphone ko, no? Minsan, ganun ang ginagawa ko. Pinag-aaralan ko yung mga galaw ng mga technician na magagaling. So, yan, no? Standby siya. Ayaw magtuloy. Kasi mostly yan, dediretso sana yan. So, hawakan ko na lang yung cellphone para hindi tayo, ano, para makapagkwentuhan tayo ng mas maganda. So, dahil standby yan, kung titingnan yung maigi, guys, tiningnan niya yung sensor, baka may short. So, okay. Then, pansinin nyo yung mga pindutan, hinang nya. Kasi minsan, standby yan pag mayroong contact ng konti dyan o dumi. So, okay. So, hininang din nya yung system. Kasi nandito yung jungle, guys. So, okay. So, chinek nya yung mga transistor dito, saka yung dalawang coupler, which is okay din yun. Approved. Talagang ano, wala na siguro tayong gagawin dito kasi talagang nahinang na. And then, yung mga pinakita ko sa inyo guys, yung mga technique na yun is, sundan nyo yun guys pag mga standby. Malaking tulong yun. Yung kagayto, pag hinang,
pag-check ng mga transistor dito sa may feedback, dito sa may pindutan, saka yung sensor, baka may leak. So, mag-voltage checking na tayo, guys. Wait, kunin ko lang yung tester ko. So, ang gagamitin nating tester ngayon ay si Pluk muna. Kasi lobat si, ano, aning. Pasensyaan ko muna yung kanyang resolution at medyo madilim. Dito na lang, no? Nakasaksak yan, guys, no? So, tingnan natin yung 5 volts. Shortcut na tayo, guys. Sa mga kanyubi ko, tingnan natin. So, tingnan natin yung 5 volts. Diretso na tayo sa may memory. So, merong 4.9. Okay, ibig sabihin, merong 5 volts. So, kung babaybayin natin, meron din dito. Ayan, o, 4.9, meron din. Ibig sabihin, meron talagang standby. Then, tingnan natin yung sa may sensor. 4.8. Then, sa kabila. 4.9, o, meron. So, tingnan natin yung B+. Tingnan natin yung B+. Ang B+ niyan, guys, ay ito. Sundot ko, magputukan pa to. Ito. Papunta yan dito. Kasi ang design ng Panasonic na to, guys, ay kasama yung flyback doon sa primary. Kung papansinin nyo yung guhit na black na yan, nakuha nyo yung horizontal. Ito kasi yung vertical, guys. Nakuha nyo yung horizontal, tapos kinuha nyo pa yung dalawang pin ng flyback. So, yan, yan o, naka-boundary yung black, yan o, yung parang ugat na black. So, ito yung kinukwento ko, yung coupler na nasa labas yung isa. Yung isa nasa loob. Okay? So, tingnan natin yung B+. Ito yung main cap. Testerin natin yung main cap kung merong supply. So, yan o, may 321. Then, yung B+, ito yung B+ niyang capacitor. Sana malinaw. Tingnan natin. So, merong 31 lang. Yung mga ganitong Panasonic, guys, 90 volts. Kasi meron siyang SE090, no? So, kung meron ditong, meron ditong 31, at meron naman siyang standby, ibig sabihin, gumagana yung primary. Okay? So, anong ba talaga ang sakit nito pag ganito? Bibigyan ko kayo ng dalawang tip. So, hindi itong dalawang tip na to, yung dalawang tip dito para ma-identify kung nasa primary o nasa secondary, no? Unang tip, ay hindi ko pala pwede gawin yun kasi hawak ko yung camera. So, ang unang tip, ilalagay ko muna tong camera sa may stand natin. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung saksakan. So, papatunayan natin ngayon kung alin ang problema niya, secondary o primary. Pero nakita nyo na, may idea na kayo na may standby siya, pwedeng secondary nagkaroon ng problema. Pero bakit 31 volts lang, dapat 90, no? So, gagawin kong 90 yan. Paano nyo gagawing 90 volts yan? So, ganito ang gagawin natin kung para maging 90 volts yan. Tatanggalin natin yung saksakan niya, baka makuryente tayo, number 1. Ito ang isa, guys, is panghinang yan. Sinaksak ko na. So, number 2 ay, kung nakikita nyo yung kinukwento ko sa inyo, yung isa nasa labas na coupler at yung isa nasa loob. Yung isa ang titirahin natin. So, kanina 31 to, no? Ngayon, titirahin natin yung coupler na isa. Yung nasa labas. So, ito, nakikita nyo itong nasa labas. So, tatanggalin ko yung isang paa. Yan. Itong tip na to brought to you by, hindi ko alam kung sinong merong sponsor ngayon. Wala nang sponsor. So, ito. Yan. Tingnan natin. Hindi pa nakasaksak yan, guys, ha. Malabo na naman yung tester natin. Sana makatulong sa ating mga newbie to, guys. Lalo sa pagpapadali ng pagre-repair. So, ito. Tingnan natin. So, itusok ko na. Then, sasaksak ko. Tingnan natin kung anong lalabas dito. Dapat ito magkakaroon ng 90. So, kanina 31, no? So, tinanggal natin yung isang paa doon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Asan yung saksakan niya? Wala akong cameraman, eh. So,
So sasaksak ko. Tingnan natin, 1, 2, 3. Yun, kita nyo, 90 na. Okay. Ibig sabihin yan guys ay okay ang primary natin. Okay. So napatunayan natin na good yung primary. Ibig sabihin, huwag ka naman kakakalkalkal dyan. Dito ko na lang. Okay? Para iwas tagal sa trabaho, no? So, sana nakatulong yung tip na yon. And then, tip number 2. Ilan na ba tip ang sinabi ko? Pang number 3 na yata to. So, tutuloy tayo dun sa number 3. So, tuloy na lang natin video para walang cut. So, ihinang ulit natin yung tinanggal natin. Ngayon, tip number 3 na tayo. Ngayon, paano mo naman malalaman na nasaan ang sira kung bakit standby lang siya? So, meron kaninang 5 volts, no? Then, sasaksak ko. So, ito. Kasi magaling lang gumawa nito, guys. Kaya, talagang hindi na tayo mag-ano dito kasi na, kung ano yung iniisip kong hinahanap kung sira nito, alam niya na rin. Kaso nga lang siguro lack of resources lang. So karamihan sa ating mga technician medyo nahirapan tayo pag wala tayong mga pyesa. So tingnan muna natin yung pangalawa nating titingnan. So hahanapin natin ngayon yung ito, nahinang niya na nga. Ito yung hindi ko alam kung anong tatawag ko dito. Crystal siguro, pwede. So, tingnan natin yung unang paa ng crystal. Merong 4.9. Yung pangalawang paa niya, 0. Diba? Kung maalala nyo, yung mga LED TV, dapat pantay yan. Diba? So, tingnan natin. Naka-ground yung isang ano ko, ha? Ground. Ground yan. So, tingnan natin. Ulit. 4.9. Then, tingnan natin yung pangalawa. 0. So, papakita ko yung crystal na tinutukoy ko. Para mapabilis ang trabaho rito. Kasi ito, pag natukoy nyo na yon, madali nyo malalaman kung nasa ng problema. So, yun yung siya, oh. Ito siya, oh. So, pwedeng sira yan. Pwede ring sira to. Ngayon, hindi na natin ito pagdududahan kasi, tingnan natin. Hindi na natin pagdududahan yung crystal kasi chinek niya na yung ano, oh. Chinek niya na yung capacitor, chinek niya na rin yun, oh. So, hindi na natin pagdududahan yon. Direct na tayo dito. So, papalitan natin to. Maghahanap lang muna ako, guys, ng pamalit natin. So, dyan muna kayo, guys. Babalikan ko kayo. A few moments later. So, welcome back, guys. Nandito na ako. Nakakalkal na tayo. So, ito. Meron na tayo nakikitang pamalit. Medyo mas maganda pa siya ng konti. Ayan, oh. Kesa doon na medyo ano na siya, iba yung pagka-engrave niya, ito rin yung maganda talaga. So itatry natin kung haandar siya, then titingnan natin kanina yung chinek nating mga voltahe doon kung magkakaroon o mawawala o anong mangyayari man doon. So tanggalin muna natin to. So ayan guys, balik na tayo, naikabit ko na, then titingnan natin yung mga voltahe kaninang chinek natin kung may nagbago. So, sasaksak ko na guys. Pagpasensya nyo na, medyo malikot kasi hawak ko na lang yung cellphone para makagalaw-galaw tayo. So, sasaksak ko. So, tingnan natin yung standby. So, naki-standby pa rin. So, tingnan natin yung kaninang tinitingnan natin dito. Yan, tingnan natin. So, meron na siyang 2.3. Sa baba 2.3, yan yung sinasabi ko sa inyo guys na dapat pantayan guys. So nagets nyo ang ibig kong sabihin. So tingnan naman natin yung B plus kung, so hindi na tayo naghang dyan guys ha, oh. So tingnan natin yung B plus. So yun, oh guys, 90 na, no? So baliktad lang yung probe ko kaya nag negative dyan. So okay, tingnan natin yung harap. So yun, very good na guys. So maandar na. Magaling kang kupal ka. So, sana meron kayo napulot na konting idea. So hanggang sa muli. Sa next na video ko ulit guys, samahan nyo ulit ako. Maraming salamat sa mga
tagang nanod sa video na to. Then iaharap ko na to guys, then running test na tayo. So yan na guys yung outcome guys. Ano, medyo tabingi siya kasi ginalaw pala niya yung yoke. Tapos nagalaw din yung ano, yung ring. Kaya ano, ganyan ang kulay. So tapos na siya. Hindi pa natin siya sinara guys kasi tinatanong niya kung anong pinalitan ko, gusto niya raw makita. So hintayin natin siya, darating sa mamaya. So yan, balikan ko kayo mamaya guys. Okay na. Dinalaw ko pala itong yoke niya. Dati nang mga yan, palitan yung yoke niya. Pangkinita, nagalaw lang yun. Ay, ayos ko pa yung ringin agad. Nagpangit yung kulay. Ano, nakarami lang ngayon? Ay, hindi ko pala sinaksak na. Yan. Wala naman sila, hininang-hino ko lang. Data sila. Basta yung sinabi ko sa'yo, yung sa'kin, mahal din yung mahirap maghanap niya. Alam mo naman. Bahala ka na dun sa customer mo. Okay, sara ko na. Para magka pera tayo ngayon.